At so ayun na naman at tayo na naman ay walang magawa kundi tayo ay mag-iikot at kailangan nating magpapawis. So ayan, eto naman umagang umaga itong ating nasugagaan ay siguradong malaki ang trabaho na naman to. Ay kita ganin yung tagas eh, tagas ang bumba, tagas yung mechanical seal, tapos yung plug niya ay tumatagas din eh. Baha na dyan sa may parte ng kuwan niya ng aming babaklasin eh. Sigurado naman patibayan na naman ang tuhod dyan mga ikan, mga kadisyerto. So sa madalit sabi ay tayo pumunta kagad sa workshop at tayo naghanap ng kuwan na mga spare parts at kailangan nating resolbahin yung mga problema na yan. Ayan, hanap ka muna kadisyerto ng spare parts, yung mechanical seal din yan, yung halughugin. Lahat ng critical parts kailangan may spare parts. Hindi pwedeng wala yan at hindi tayo tatakbo. Masya-shutdown ng ating planta pagka hindi tumakbo yan. At kung hindi may takbo yan ay wala tayong kontrata. Sisibakin tayo ng kliyente pag hindi nagawa yan. Kaya yan, kadisyerto, hanapin mo. Maghanap ka hanggat makita mo yung pamalit at kuwan niya, malaking trabaho. Yan po trabahohin po namin dyan ay magpapalit kami ng mechanical seal. Bali, dalawa. Yan, may shop na. Nakita si kadisyerto. Oop, impeller, hindi yan, hindi pipede yan, hindi rin pipede yung impeller na yan. So maghanap ka, kadisyerto, ang kasi makita mo. So ito na nga mga igan, mga kadisyerto, tatake ng sinabihan yung aking isang senior technician di yan na talagang binaklas na kagad niya, wala nang patumpik-tumpik pa. Sabi niya, ako nang bahala rito, ako nang kakana rito, dahil total, masarap magtrabaho kapag taginit, talagang papawisan niya, talagang sinisilip-silip pa niya. Kung anong gagawin, yung sinipat na, hindi ko alam kung anong ginawa. Nilalagay na yata yung mga busing-busing. Ayun. Okay, patuloy pa rin ang pagkukuha ni Bijubay. Yan. Siya ang tumitira dyan sa, yan, ang ilalagay na yung shop sleeve. Para yan, para sa mechanical seal yan eh. So yung bumba na yun na isa ay 24 hours na tumatakbo, walang pamalit. So kailangan na ay mapalitan yan. So okay, kasahe, ikinakasa na yung shop ay talagang pulido-pulido pagkakagawa na yan, pagkakakabit yun, chinecheck pa lahat, chinecheck pati yung pinaka kwan niya, in-erase ng bearing ay talagang chinecheck din niya kung talagang fit siya at maganda ang pagkakapasok dun sa shop. Yeah, medyo palo-paloin lang natin ng konti, huwag namang babasagin at wala na tayong pamalit ng in-erase ng bearing. Yun, at sinusukat niya yung kuwan kasi nagka-problema po niya yung kuwan. Yung paglalock, yung pinaka-tawag dito, hindi naman circlip. May isa pa siyang lock. Tapos circlip ay hindi siya nag-match. So talagang dinidiskartehan niya. At yun. At ang ginawa niya, hindi binuksan naman yung non-drive side na kuwan na parte yung may bearing na yan, yan. So ang gagawin niya ay bubuksan yung kuwan niya, pinaka lock nut, at siguro ay di papaluin lang ng konti para mag forward yung shafting at umatras eh, dahil po yan ay may lock nut ay nakabig nung lock nut. Pag kinikpita po yung lock nut, yung shafting ay di umaatras eh, kailangan kuwan may setting doon sa pinaka-groove nung pinaka-lockwan niya, lock ring. Yun, ikinasa na ni Bijo ba yung mechanical seal. Eh, cartridge type po yan, cartridge type. Yan po ay masilan po ang pagkakabit at kailangan hindi po binabasta-basta. So ayun, at isinampa na rin yung one, isinampa na rin yung bearing housing. Kasama na yung bearing dyan, yan. Pinalupalo na na video ba? Sige, kunting knock-knock lang. Ang pamalo naman dyan eh, hindi yung kuwan. Parang plastic hammer yan. Para hindi madurog yung pinapalo. Sige, ganyan lang po ang aming buhay dito, mga igan, mga kadisyerto. At yun, chine-check na na video ba? Yun ay kasana yung pinaka-bearing housing niya. Kasama na yung bearing. So, at maya-maya, ilalagay na yung pinaka-lock niya. Yun, nailagay na yung pinaka-lock at saka circlip. Tapos yan ay titestingin kung iikot. Pagka dapat po yan ay pagka tinesting, yan po ay walang kasabit-sabit yung impeller doon sa loob ng bullet casing. At pagka ho yan ay sumabit, nako,
ay gasgas ang casing. Ay kailangan yung baklasin. So ayan, at ginagrasahan na yung mga bearing, at para pag tumakbo di smooth na smooth ikang. So ayan, patuloy ang aming paggagawa, at ako naman ay nasa likod lang nila, at kapag hindi na nila alam ang gagawin ay di magtatanong tayo kay Google. So ayan, yan ang ating mga kasama dyan, yan ang ating muntik nang natumba ang ating isang supervisor po yan, Bisur. Yan po ay si Sale, Sale Bartamani, Bartamani Barwani. Yan po mga igan, at sinisipat na yun, puno na ng grasa mga igan, mga kadisyerto, at sana umiikot na siya. Yun, pinapasok na ni video ba yung ang kopling, tapos yan iikot niya. Oop, okay, aywa, smooth na smooth ha. So yan mga igan, yan, at mukhang na nadiskartehan na. At dahil nung nagka-problema yung tinatawag ko na yung impeller nga, at nung sinubukang iikot-ikot, hindi pala siya masyadong smooth. So ang ginawa po namin dyan ngayon ay tinanggal po namin yung housing ng kwan ng impeller. Yan, makikita po ninyo, ganyan po ang pagbabaklas po ninyo. Yan po ay dalawang impeller. Bali kung tinatawag po yung multi-stage pump, at yan po ay high pressure pump. So talagang napalaban po kami ng bakbakan di yan mga igan, at talagang wala pong tigil, talagang wala pahinga. So ayun mga igan, mga kadisyerto, at nung natanggal na yung pinaka-gasket, sabi ko itanggalan muna ng gasket yung plans para mahugot yung pinaka-casing ng bomba, ng bulyot casing yan, yan sa may non-drive side. So ayun, at marami na kami na yan, at talagang dumami na yan, nagkumpula na, kasi yan po ay first time na binaklas po di yan, ay gusto po nilang matuto at gusto po nilang malaman kung paano. Ay sabi ko walang problema, kung gusto nyo matuto din kay pumunta din ito, at ako kay kukunan ko na lang ng video. So ayan mga guys, at ako naman po ay katulong din diyan para po sa inyong pangunawa. Ay, hindi naman po tayo patama, at ako naman po ay pumisto dyan sa unahan. So ayan mga guys, at talagang kami ay pinagtuunan namin ang pansin yan, at kay critical po yan, hindi po namin basta-basta ikukuha niya na isa-shutdown kagad ng basta-basta. Hindi po pwedeng itatakbo namin ang isang bomba lang yan, kailangan pong dalawa, may palitan po, kasi yan po ay kailangan ng kliyente. Nako, kag hindi po na pagka wala po kaming na-supply na desalinated water ay siya. I-shutdown din ang planta namin, pati kontrata, shutdown. So sa madalit sabi, wala kaming trabaho. So kaya mga guys, yan, ayusin niyo yung trabaho natin ha, at kailangan natin yan. Diyan nakasalalay ang ating kontrata. So yan mga guys, at puro puwit ang ating nakikita. So pasensya na kayo sa ating video. Yun, bali medyo may kabigatan din po yung bulyot casing ng kwan ng impeller yan. Yan yung unang impeller po yan mga igan. So may mga tinatawag pa po yung mga diffuser kung hindi po ako nagkakamali. Yan impeller po yung close type, malisa po yan. Yun, chine-check up po namin. Chine-check namin isa-isa yung alignment niyan, impeller diyan, saka yung kasi may gumagasgas po yan eh. Parang kumakayo do sa housing, so suspect po namin ay natanggal sa kwan, sa pinakakiwi yung impeller, o nagdikit baga, o anong nangyari. So yan mga guys, at bali baklas na po yung isa. So isusunod po namin yan. Yan, yan po ay padalawang housing ng impeller mga igan. Yan po ay sa parting suction na po yan. Sa parting suction yung aming unang hinugot, sa discharge po yan. So yan mga guys at mga igan, talagang maingat po kami dyan, at mahirap na mabagsakan yan. Pagka nabagsakan ka na yan, siya ay lugas. Yan ho ay akala nyo ay napaka-simplit, napaka-gana kwan, na materials, pero hindi ho ba, hindi pwedeng babasta-bastain. Kailangan maingat ang inyong mga kamay diyan, at pagka kayo hindi maingat, ay siya ay maiipit, ay siya.
Eh hindi niyo may gagamit sa pagkakaikuan. Pagkakaikumay, hindi kayo makakapagkamay. So yan mga guys, yun, medyo natungkab na at lumuwag na doon sa kanyang kuhan. So tulong-tulong po kami diyan na maialis po yan. Sige, tanggalin mo muna yung key. Yung key, pinaka key stock, yun, para madaling hugutin. Yun na, inialsa na. So yan mga guys, yung unang impeller po, yan po ay sabay pinaka anong tawag dito sa suction na side. So sabi ko, yeah, ingatan niyo yung kuan, itataas niyo yung pagka binuhat. Huwag niyo pasasaya din sa trade, at pagka nakaskas yung trade ay siya. Wala tayong pangbuhay ng trade, mahihirapan tayo. So yun mga guys. At nandiyan na. Marking number 1, number 2, number 3. Marking. Marking number 1. This 1, 2, 3. So ito mga kadesierto, yung impeller na yan ang buwan ng sumasaya doon sa pinaka-casing. So chineka po namin at nakita po namin na may kuhan siya, may gas-gas na konti. So sa madalit sa amin, ang gagawin po namin dyan ay kukuhan lang po namin, sa sandpaper po namin nung 1,000 ang size. Sa sandpaper po, ang mga size po niya, ang paglaki ay pagpino. At yung hindi paglaki ng grade, halimbawa 100 ay maggaspang po yan. Pero pagka 1,000 ay din mapakapino po niyan. 1,000 lang, sabi ko, gamitin ninyo. At hindi natin masyadong kakaskasin, basta makuan lang natin, mapakinis at mapaismooth yung one, yung pinaka housing, yung pinaka casing, yan. Yan po mga guys, yan po ay slip po nung one, may mga slip po yan ang one, ng impeller. Yan mga guys, at yan po ay kumaskas dyan po sa kuan na yan, sa may pinaka housing. So ang nangyari po dyan ay siguro na misalign nung nagkaroon tagas yung mechanical seal, so naapektuhan na po yan. So yan mga guys, ang nangyari, so binaklas po lahat namin yan, at talagang kuan, overtime po kami dyan, overtime, para naman kumita kami kahit papano. Sa hirap ng magbaklas niya, napakabigat, tapos yung motor ay inialsa pa, tapos ipinull out pa namin yung mga motor din. Ay pag hindi naman naka-overtime, eh, ewan ko lang, sabi ko yun sa mga bata ko, ano, mag-overtime kayo o hindi? Sabi nila, sige, overtime. Di tuloy ang bangi, kahit basa ang bunot. Ika nga sa Batangas, yun. At talagang okay naman ang shafting. Wala naman siyang gasinong tama. Sige na, sige na. Bro, pop grease. Wait, ha? At so ayan, at patuloy pa rin nating ini-inspection ng maayos kung madali na siyang iikot, kasi yan po ang aming suspecha po, di yan talaga yung nag-iisang impeller niyan mo ang tumatagas po, at tumatagas, kumakaskas. So yan mga guys, at inassemble na po namin, ibinalik po namin po lahat yan, yan. Yan po mga guys, at ibinalik po na ulit namin, at hindi ko na lang po nakuhaanan, at talagang hindi po tayo pwedeng mag-video-video lagi, at kailangan po natin tulungan, ay mapapagod yung ating mga kasama. So ikinasad na po namin lahat, yan, kompleto na, may coupling na, may lubricating pipe na po siya. At ang isusunod po namin ay alignment na po yan, alignment na po kami ang isusunod namin dyan. At habang kami nagpapahinga mga ikan mga kadisyerto, eh ako po ay niyaya nitong aking isang kasama, sabi bunong braso daw kami. Eh di pinagbigyan ko naman itong aking kaibigan ito para naman kuhan. Sabi ko, sige, magpalakas ka.